Mga ka-trops, welcome back ulit kayo sa aking channel Sports React PH at ngayon na ay pag-uusapan natin ang balitang si Victor Wembanyama na nga daw po ang best rookie of all time. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa New Orleans Pelicans. Nakapag-desisyon nga mga ka-trops ang San Antonio Spurs na hindi na paglaruin pa ang kanilang rookie na si Victor Wembanyama sa kanilang last game sa regular season laban sa Detroit Pistons bunsod nga daw po ng tinatamo nitong injury sa kanyang pangangatawan. Pero sa kabila nga niyan ay hindi parent nga natin may kakaila ang napakagandang performance na ipinakita nito sa kanyang unang taon sa NBA. Sa katunayan, siya lang naman nga ang nag-iisang rookie sa history ng liga na nakapagdala ng at least 1,500 plus points, 250 plus blocks, at 100 plus 3-pointer sa kanyang unang season pa lang. Kaya hindi na nga naiwasan pa ng ilang mga NBA analyst na magsabi na si Victor Wembanyama na nga talaga ang dapat tanghalin bilang Rookie of the Year ngayong season since kumpara nga kay Chet Holmgren ay malaki nga ang niaambag nito sa kani-kanilang mga kupunan. Isa pa, marami rin naman ng katulong si Holmgren sa OKC Thunder na siyang rason bakit angat ang kanilang team sa standings West hindi kagaya kay Victor na siya lamang ang kasalukuyang nagbubuhat ngayon sa San Antonio Spurs. Samantala pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa New Orleans Pelicans. Bago pa man nga mga ka-trops, magsimula ang kanilang laro ay marami na nga ang nagsabi na dahado nga dito ang kupunan ng Los Angeles Lakers dahil sa home court advantage ng New Orleans Pelicans. Ngunit pinapatunayan pa rin naman nga ng Lakers lalong-lalo na ng kanilang starting five na kayang-kaya nilang manalo dito matapos silang magtala ng malalaking puntos. Yes, lahat nga ng mga starter ng Los Angeles Lakers ay nagtala ng double-digit points sa kanilang laro sa pamumuno ni LeBron James at Anthony Davis at nagkaroon ng magandang shooting na siyang rason bakit maaga nilang natambakan ang Pelicans sa simula ng kanilang laro. Bagamat man nga sinubukan ng Pelicans na humabol sa kanilang laban sa pamumuno ni Zion Williamson at Brandon Ingram ay hindi rin naman nga ito naging sapat matapos silang literal na pahintuan ng depensa ng Los Angeles Lakers. Kaya sa huli ay nakuha pa rin nga ng Lakers ang panalo sa pagtatapos ng kanilang laro. Ibig sabihin, official na ngang mapapanatili ng Lakers ang kanilang top 8 sa standings ng Western Conference kung saan kakalabanin ulit nga nila sa play-in tournament ang kupunan ng New Orleans Pelicans sa play-in tournament sa susunod na araw matapos manalo rin ngayon ang kupunan ng Phoenix Suns laban sa Minnesota Timberwolves. So yun lang nga mga ka-trops ang handog ko sa inyong storya ngayong araw, sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA, kitikits muli sa ating susunod na video.